Yan guys, magandang araw. Sa video po natin ngayon, tatalakayin naman po natin kung ano-ano yung mga bagay po na makakatulong sa paglaki ng ating alagang partner. Oh my God! Sa mga kapwa ko po baguhan, ito po yung konting nilalaman ko, isi-share po sa inyo kung paano po tayo mag manage o yung konting kalaman po natin tungkol sa pag-aalaga ng baboy. Sa mga expert na po dyan at matagal nang aalaga ng baboy, sana mag-comment po kayo at makashare po kayo ng inyong kalaman patungkol sa pagpapalaki at pagpapalago ng ating munting babuyan. Marami pong salamat. A few moments later. Yan guys, nagpapakain tayo ng ating alagang baboy. Hapon na po, alas 5 na po na ngayon dito. Ngayon po, pag-usapan po natin, no, kung ano-ano po yung mga bagay na makakatulong sa paglaki ng ating alagang baboy. Number one po na makakatulong para po sa paglaki ng ating alagang baboy, based po sa experience natin, ano, sa pag-aalaga din naman tayo ganun katagal na nag-aalaga ng baboy. Para po sa akin is number one po is yung pagkain. Dapat po kasi para mabilis lumaki yung ating alaga, dapat po ay may meron tayong ginagamit na kalidad na feeds o magandang klase na feeds. Hindi na ako magbibigay ng example po, pero yung para sa akin, yung mas mahal, yung mga premium-premium o anumang klase yung kahit walang premium, basta mahal, kalidad po yun. Yung isang bagay pa po is yung dapat po, yung pagkain natin, is parati pong sariwa o fresh. Gaya ng ano, halimbawa, gaya ng gulay, pag sariwa o fresh, masarap. Na parang ganun din yan po sa feeds. Dapat po parating bago yung binibigay nating feed sa ating alaga upang dadami po yung kain nila. Sasarapan po sila sa pagkain. Pagka bago yung feeds na nilalagay natin. Dapat din po is para bago po tayo magpakain, linisan natin yung ating pakainan, ha. Yung isang bagay pa po is na nakakatulong sa pagbilis laki ng ating alaga is yung tamang oras ng pakain po sa kanila. Huwag po nating hayaan na malipasan ng gutom yung ating alaga para maiwasan po din po yung stress na dinadanas nila. Isang bagay pa po is yung tamang dami din po ng pakain. Yan po yung pinaka-importante sa lahat. Kasi po yung sa 100% na pagpapalaki natin sa alaga nating baboy, nasa mahigit 50 to 60% po para sa akin na yung maitutulong ng tamang pakain, tamang dami ng pakain, kalidad ng feeds na ginagamit natin sa ating alaga. Pagpalagay na natin na nagkaroon nga tayo ng o nakayari tayo, nakadali tayo ng magandang lahi o nakabili tayo, pero pagka yung pakain din natin is short at hindi po tama sa tamang dami ng pakain na kailangan ng kanilang katawan, is may posibilidad po talaga na mabagal yung paglaki ng ating alaga. Yan po yung isang bagay din. Tapos, yung mahalaga pa po is yung tamang pakain sa stage po nila. Dapat po, magpakain po tayo ng naaangkop na feeds sa edad nila. Halimbawa, pag starter, syempre magpakain po tayo ng starter stage. Kasi mahirap po na pagka starter stage pa lang yung ating alaga, magpakain na tayo agad ng grower o ano. Sigurado pong hindi ano lalaki agad yung ating alaga niyan. Bansot po yung kakalabasan niyan. Nangyari na po sa atin yan, kaya tested na po siya.
Number 2 naman po ang nagbibigay din ng mabilis na paglaki sa ating alaga, no? O nagiging mabilis ang paglaki ng ating alaga pag meron po silang na iinom na malinis po na tubig. Tubig po yung number 2 na kakailanganin natin para mabilis lumaki yung ating alaga. Dapat po kasi sa halimbawa sa isang kulungan pag 5 piraso yung baboy po natin diyan is meron po talaga dapat tayong ano pig drinker kahit isa o 2 pig drinker sa 5 baboy kasi isa o 2 ayos na po yun kahit isa basta meron na po tayo kasi pag time na naiinitan po yung alaga natin in case na wala po tayo makakainom po sila ng tubig hindi po sila mauuhaw anytime po na gusto nilang uminom meron po silang mainom na tubig at dapat din po check din po natin kung malinis yung iniinom nilang tubig kasi yan din po yung nagiging rason kung bakit minsan nagtatae yung ating alaga i-check din po natin kung tama yung init ng tubig o malamig ba o mainit kasi pag masyadong mainit yung tubig natin guys siguraduhin nyo hindi po iinom yung ating alaga. Ganyan po ka-importante yung tubig. Kaya po minsan, nire-required po ng mga expert dyan na pagka mahina uminom ng tubig yung ating alaga, is mag-wet feeding tayo sa paparaan ng pagpapakain para makainom ng tamang sapat na tubig na kakailanganin ng katawan ng ating alaga pag ito ay pinapalaki. Check din po natin yung ating drinker natin, automatic pig drinker natin o improvised mo yan yung ginawa natin. I-check din natin kung tama ba yung dami ng tubig na lumalabas sa nipple. Ang exact amount to kasi dapat na lumalabas sa nipple drinker natin o masusupply nyo is 1 liter per minute dapat po. Number 3 po is para sa akin mahalaga din na isang bagay din na mahalaga sa mabilis na paglaki ng ating alaga is yung pen management po. Dapat po parating malinis yung ating kulungan, parati po tayo nagdi-disinfect. Huwag lang po nating hayaan na kahit madumi yung ating alaga is papakainin lang natin sila. Dapat po bago tayo magpakain kung sa tamang edad na sila na pwede na paliguan araw-araw, ilang beses may paliguan. Dapat po, maglilinis muna tayo ng kulungan o paliguan muna natin sila bago natin sila pakainin. Maliban lang po, pag yung baboy natin is maliit pa at hindi pa pwedeng paliguan, yan po huwag muna natin paliguan. Maglinis lang po tayo ng kanilang kulungan para yan din po yung isang bagay na nakakatulong upang mabilis yung kanilang paglaki. Kasi hindi pagka, halimbawa, example natin sa tao, no? Tayo pagka marumi din yung ating paligid nagkakasakit po tayo, nagii-stress po tayo. Kahit i-base din po natin 'yan sa baboy, ganun din po 'yan. Pagka malinis at komportable yung katawan ng ating alaga sa kanilang kulungan, is mabilis po yung kanilang paglaki. Dapat din po no, may ventilasyon, na ventilasyon maganda rin po yung may ventilasyon talaga yung ating kulungan gaya po niyan. Para iwas din po init, stress po, ganyan. Basta tandaan po natin na dapat sa pen management, dapat po importante po talagang malinis para ating nakaligo yung ating alaga para presko po sila. Maganda po kasi yung kain nila pagka sila po ay bagong ligo, maganda yung pakiramdam nila. Talagang kaganahan po silang kumain. Ang ika-apat na bagay po, no? Na mahalaga rin upang mapabilis ang paglaki ng ating alaga is yung vitamins po. Malaki din yung maitutulong ng vitamins sa pagmabilis na paglaki ng ating alaga. Kasi po yung mga tinuturok natin o pinapainom natin mga vitamins na yan, may mga nakahalong mga gamot-gamot o na tumutulong upang gaganahan kumain yung ating alaga, lumalakas yung kanyang immune system para malabanan yung paglapit ng sakit sa kanila, para malabanan din yung stress,
malaking tulong po na dapat buwan-buwan magtuturok tayo ng vitamins sa ating alaga. Para din po yan sa mabilis na paglaki ng ating alaga. Dapat po magturok po talaga tayo. Number 5 po is yung purga po. Dapat po talaga magpurga tayo buwan-buwan kasi lalong-lalo na pagka yung ating lugar is mababa yung elevation o ano ba, flooring ng ating kulungan. Dapat po magpurga kasi malaki yung posibilidad na magkabulati ang tiyan ng ating alaga. Tapos, ang alaga din ng purga, pagka buwan-buwan tayong nagpupurga, sigurado pagka may bulati yung alaga natin sa tiyan, tatanggal yung ano po to, masiguradong iluluwa nila to, lalakas yung kanilang kain, hindi sila magtatai, at lalong-lalo wala silang kahati sa kanilang pagkain. Yan po yung mga bagay na nakakatulong sa mabilis na paglaki ng ating alaga. Sana po ay na-share ko sa inyo yung munting kaalaman ko tungkol sa pag-aalaga ng baboy kahit baguhan lang po tayo. Maraming salamat po sa mga nanonood. God bless po sa inyo.